Paano ba yan? Sabi ng Dr. Botislav ako, kaya hindi ako dapat makipaghiwalay. Dapat ba ako makisama sa buisit na lalaking yun? Ako, hindi ito pwede malaman ni Aling Candelaria kasi baka atakin siya sa puso at baka ma-hospital na naman siya. Pag nangyari yun, baka makonsensya ako habang buhay. Ay, Diyos ko, paano ba yan? Bakit ito nangyari sa akin? Pero alaman ko, natumisti ko siya laban sa akin kahit alam niya na kapag ginawa niya yun, maaari kami magkahiwalay ng anak ko. Sigurado ka ba natumisti ko si Manichoy laban sa'yo, Juan Miguel? Hindi ko pa sigurado, pero alam ko magagawa niya. Si Estefania mismo nagsabi sa akin na tumisti ko siya. Kaya nalaman ng judge kung ano talagang tunay na nangyari sa amin. Baka pinili si Leonel, kusang ginawa ni Manichoy niya nito ato. Pero wala naman siya na pala, hindi ba? Buti na lang nasabi ko ang nangyari sa amin ako. Sa totoo lang, nalulungkot ako. Father, hindi maganda ang kinilabasan ng mga plano niyo noon. Lalo lang huyata kami nagkagulo. Wala na akong gustong gawin ngayon kundi ang kalimutan si Marjoy kasi sa palagay ko, wala na talaga nag-uugnay sa aming dalawa. Ang kailangan mong gawin ngayon ay alagaan ang sarili mo at magpunta sa doktor isang beses isang buwan para makasigurong walang magiging problema sa pagbubuntis mo at magiging malusog ang iyong anak. Kapag alaga ka ng doktor, mapapanatag ang iyong kalooban. Kakalala ko ng anak. Paano kapag ipinanganak ko ng bata, wala siyang kikilalaning ama? Ay, nako, hindi ako sanay magkaroon ng mga tauhan. Ay, sorry. Mas marami kang magiging alalay. Palagay ko, kailangan natin kumuha ng personal assistant mo eh. Ay, nako, hindi ako sanay magkaroon ng mga tauhan. Ay, sorry. Marichoy? Bakit ba? Bakit? Bakit ba hindi ka kasi milyonaryo? Bakit? Bakit Israel? Bakit mo wala kang pera? Ikaw ang gusto ko. Gusto kita. Mahal ko para sa'yo. Oo, mahalaga yun sa akin. Mahalaga yun kasi... alam mo, ayoko nang bumalik sa pagiging mahirap. Hindi ko kayang mabuhay ng walang pera. Ayoko na talagang maging mahirap ulit. Ano ba sinasabi mo, Estefania? Bakit mo kasama ang lalaki niya, Marichoy? Ano ba pakialam mo sa amin, ha? Kinala ko ang pagkatao mo, Amador. Kinala ko din ang pagkatao mo, Hype ka. Ikaw ang lalaki iniwan ni Elsa noon. Sumama siya sa kaibigan ko si Nelson. Ay, teka muna, sandali. Ano ba kayo? Huwag kayong mag-away dito. Nasa gitna tayo nakasada. Bakit mo siya kasama, Marichoy? Wala naman kami ginagawang masama, di ba? Oo nga, alam ko yun. Pero baka nakalimutan mo na kung anong ginawa sa'yo ng hayop na yan. Wala lang. Tama na, ayoko na. Bumalik na sa pagiging driver mo. Isipin mo na lang na hindi nangyari yun. Sandali lang. Saan pupunta? Sandali lang. Estefania! Tama na. Huwag mo pa sinin ang ginawa ko. Kailangan kong bumalik sa lugar na dapat kong kalagyan. Kapag nakalibot ulit ako, ipaalala mo na lang sa akin. Saan tayo pupunta, ma'am? Hindi ko alam kahit saan. Lubusin na natin ang oras, tapos bumalik na tayo sa bahay. Sasabihin mo na ba kung bakit mo kasama ang lalaking ito? Hindi, siguradong hindi siya magsasalita. Buti pa huwag mo siyang pilitin kung ayaw niya sabihin. At isa pa, wala ka namang pakialam sa amin, di ba? Magkasama kami ngayon dahil yun ang kagustuhan niya. Ano ba, Amador? Tama na! Hindi ko siya pinilit na sumama sa akin. Hindi mo kilala ang pagkatao ko, kaya huwag mo akong sigahan. Hindi ako kagaya ng ibang tao na ipokrito. Halika na, Marichoy. Tayo na. Ano
Alam mo, sa totoo lang, masaya ako dahil hindi mo sinabi kung bakit tayo magkasama. Alam mo kasi, ginawa ko yun dahil nagkasundo tayo na ililihim muna natin to, di ba? Oo nga, pero... Pero, ang totoo nito, apektado pa rin ako dahil nakita tayo ni Eduardo na magkasama. Pero ano naman ang dahilan mo? Kasi sigurado akong sasabihin niya kay Juan Miguel ang nakita niya. Eh ano ngayon kung malaman niya? Natatakot ka ba? Ikinahiya mo ba ako? Hindi mo dapat isipin yan. Si Juan Miguel San Roman ang nanggulo sa buhay mo noon, Marichoy. Pero ngayon, inaayos ko na ang buhay mo. May bad news ako sa'yo, Juan Miguel. Anong bad news? Naalala mo ba yung lalaking si Amador Robles? Yung lalaking may gusto noon kay Marichoy? Oo naman, kilala ko yun. Bakit? Nagka-problema ka ba sa kanya? Hindi naman, pero nagkita kami sa kalsada. Nagkausap kami at... Alam mo ba kung sino kasama niya kanina? Sino? Si Marichoy. Hindi ko alam kung nasa ngayon si Marichoy, iho. Simula na lumabas ako sa ospital, lagi na lang siya umaalis ng bahay namin. Minililim sa atin si Marichoy, Aling Kande. Sigurado yun. Oo nga, yun din ang iniisip ko. Pero ano namang kaya yun? Baka isang misteryo. Ay, ayos lang yun, pero huwag naman sana siyang mapapahama. Sana lang malaman ko agad yung bago pa mahuli ang lahat. Alam mo ba, lagi niyang sinasabi na maraming magbabago sa atin. Kapag naging sikat na bituin ako, balang araw hahanga sila sa akin. Ano naman pong ibig niya sabihin dun? Ewan ko. Naguguluhan din nga ako eh. Pinipilit ko siyang sabihin sa akin ang lihim niya, pero ang sabi niya, saka na lang daw niya ibubulgar kapag nagawa na niya. Pero ililihim daw muna namin sa mga oras na ito dahil yun ay isang malupit na sikreto. Ano nga kaya? Ay, kumusta ka na, Aling Kande? Ay, iha. Kumusta po kayo dyan? Ayos lang. Masaya ako sa pakikipagkwentuhan. Eh, ikaw, Adrian. Hinihintay talaga kita. Dahil sasabihin mo sa akin ang sikreto mo. Teka muna, ibig mo sabihin sumama si Marichoy kay Amador? Sigurado ka ba nun? Sigurado ako, Juan Miguel. Galing sila sa butik. Dabunggo ako sa labas ni Marichoy. Kitang-kita ko silang dalawa. Anong ginagawa ni Marichoy kasamang... Wala din ang tinanong ko sa kanya, kaya lang ayaw niya talagang sumagot. Nung makita ko siya, namutla siya. Pero alam mo, napansin kong mukha yatang medyo marami-rami silang napamili. Ganun ba? Wow. Siguro nakalimutan na niyang ginawa sa kanya ng hayop na lalaking yun. Nakalimutan na agad ni Marichoy na muntik na niyang basagin ang bungo ng lalaking yun dahil sa pagtatangkang halain siya. Baka nga hindi niya nakalimutan. Mali mo, nagbago na talaga siya. Magaling na siya, kaya hindi na siya natatakot at malaya na siyang humanap ng mamahalin niya. Alam na kaya ni Adrian na buntis ako? Pero ako parang nakakaalam nito. Oh no, sasabihin mo na ba sa amin? Eh, alam mo, sa totoo lang, hindi ko maintindihan ang sikretong sinasabi mo. Tinatanong ka niya kasi sinabi ko sa kanyang sinabi mo sa akin noon na balang araw magigisikat na bituin ka. Ah, hindi ko pwedeng sabihin niya sa kanya, sikreto nga natin yun, di ba? Di ba? Ano nga ba talagang pinagkakaabalahan mo ngayon, iha? Natatakot lang kami dahil baka mapahama ka sa ginagawa mo. Huwag niyo sabihin yan, iniingat ako sarili ko. Tama na nga itong usapan na to. Kahit anong gawin niyo, wala akong sasabihin sa inyong dalawa. Sundan mo na. Sige na, dali. Nagsiselos ka ba, Juan Miguel? Nagsiselos ako? Ano ka ba, wala akong pakialam sa kanya? Eh, bakit ganyan ka? Ano bang ibig mong sabihin? Asawa pa rin niya ako ngayon, kaya dapat niya ako igalang. Tama ka dyan. Pero paano kung may mangyayari sa dalawang yun? Sigurado may mangyayari sa kanilang dalawa. Pero kung inaakala niya maasar ako sa kanila, nagkakamali siya. Hindi ako mainis sa kanila. Bahala silang dalawa. Ay, buisit. Nakakainis talaga. Alam mo, Adrian, kung nagpunta ka dito para kulitin ako, tumigil ka na, ha? Hindi kita papatulan. Ano ba kasi sinabi mo kay Aling Kande na tungkol sa pagiging bituin? Wala nga yun. Tigilan mo na. Tama na. Marichoy, baka nababaliw ka na, ha? Gumagawa ka ng bagay na hindi niya alam. Ay, naku ka talaga. Ano ba yan? Ibigay mo sa akin yan. Oh. Akin na yan, Adrian! Akin na yan, sabi! Hindi ako nagkakamali. Script na isang TV show, kaya ng pelikula. Ako talaga, Adrian. Ako na, sige na. Aaminin ko na para huwag mula akong kulitin. Dahil makulit ka, sasabihin ko na. Script yan ng TV show. Magiging sikat akong artista. Ikaw? Mm-hmm. Ikaw? Magiging artista? Oo, sisikat ako bilang artista. Pero... Oo, sige, papakita ko sa'yo. Masahin mo muna to, makikita mo. Ito ang gagampanan ko. Nagpa-practice ako mabuti ngayon dahil lalabas ako sa TV. O ano ngayon naman sasabing yung dalawa, hindi kayo makapagsalita dyan, ano? Nababaliw na yata talaga ang batang to. Pero sino naman na nagsabi sa'yo na pwede ka maging artista? Yung mismong direktor, si Amador.
ikaw talaga ang gusto ko. Pero katulad nung sinabi ko kanina, naisip ko sana naging mayaman ka na lang, Israel. Sana marami ka na lang pera para maligawan mo ako. Pero mahirap ka lang. Bakit ka naglalaro ng apoy, Estefania? Mag-iingat ka sa kilos mo. Huwag mo na nga ako sermonan, pwede ba? Magkakaroon ka na ngayon ng malaking pagkakataon para mahalin ka ni Juan Miguel. Pero kapag nagpadala ka sa kalandian mo yan, masisira ang plano mo. Palalayasin ka dito sa bahay. Alam ko naman ang ginagawa ko. Baka nakakalimutan mo na ang pakay mo dito, Estefania. Baka akala mo makakalusot ka kapag nahuli nila ang pakikipaglandian mo doon sa taong yon, doon sa lalaking walang pera. Kapag hindi niyo sinabi sa kanila, wala namang makakaalam, di ba? Malakas ang kapit ni Amador sa estasyon ng TV. Sabi niya, kikita ko na malaki dito at balang araw sisikat ako. Magbabago din ang buhay namin. Hindi na ako mamaliitin ng mga taong nangapi sa akin noon. Hindi mo dapat hamakin ang sarili mo. Mag-iingat ka. Huwag kang maniniwala sa mga pangako niya. Hindi na po ako pwedeng umatras, Aling Kande. Utang na loob, Marichuy. Huwag ka naman magpautu sa kanya. Paano kung niloloko ka lang noon? Kung sinasamantala niya kabaitan mo, isipin mo nga yun. Huwag mong hayaang maloko ka niya ulit. Hindi naman talaga niya ako niloloko. Alam kong ginagawa ko, kaya huwag kayong mag-alala. Pero hindi ka marunong umarte, di ba? Paano ka magiging artista? Ano ka ba? Pwede naman nila akong turuang umarte. Sasabihin nila sa akin kung anong dapat kong gawin. At gagalingan ko para hindi ako mapahiya sa pag-arte ko sa harap ng kamera. Isa pa, sabi ni Amador, marunong daw akong umarte. Sisikat daw ako balang araw at hindi magtatagal makikilala ako ng lahat ng tao sa mundo. Paano kung malpa ka sa gagawin mo? Pagtatawanan ka lang nila. Eh di haatras na ako agad kapag hindi ako sumikat. Alam mo, kung gusto akong pagsamantalahan ni Amador, dapat matagal na niyang ginawa sa akin yon. Pero hindi ko hahayaang mangyari yon. Lagot siya. Ay, naku, makinig ka na lang kay Adrian, iha. Ay, na po akong pigilan, Aling Kande. Kailangan kong ayusin na sarili kong buhay. Hmm? Para sa'yo, para sa akin at gagawin ko naman to para sa sarili ko. At saka, ayoko lang naman habang buhay akong hamakin ng mga tao na ninira sa akin. Sawang-sawa na ako sa tingin ng ibang tao sa akin na para akong laruan. Sa totoo lang, gusto ko nang kalimutan ang buhay mahirap. Hayaan niyo na ako. Umuwi na ako para tingnan kung maayos ang lagay niyo, Aling Kande. Pero aalis din ako. Huwag niyo munang sasabihin sa ibang tao na mag-artista ako, ha? Mangako kayo. Nababaliw niya ata siya? Hindi. Hindi. Normal sa kanya yon. Matagal na talaga siyang balik. Pangako ko, ikaw lamang ang mamahalin. Pangako ko, sa'yo lamang ang aking pag-ibig. Ang buhay ko, sa'yo lamang iaalay. Yan ang pangako ng puso ko. Yan ang pangako ng puso ko. Mo tatandaan, bago ka mag-deliver ng lines, kailangan magpo-post ka muna. Anong post? Post sa linya. Ah. Kailangan isipin mo muna ang bawat sasabihin mo. Mm-hmm. Ha? Kailangan tingnan mo sa mata ang kaeksena mo. Okay? Tingnan mo ang gagawin ko ngayon. Eh, teka muna. Marichuy, no touch. Marichuy, acting lang to. Oo nga, pero huwag mo naman akong chancing nandito. Oo, acting lang to. Magtiwala ka, ganito yan. Yung kabilang kamay. Sa una, kunwari tahimik ka lang. Kunwari, in love na in love ka sa akin. Marichuy, Marichuy. Oo na, ito na nga eh. Mahal mo ako. Oo na, gagawin ko na nga yan eh. Ito na. O ayan. Ganyan ba? Tingnan mo ako. Parang hindi na nga natin kailangan magsalita. Magtiwala ka. Ganitong dapat mong gawin. Wow! Nax! Ang sweet-sweet nyo. Nako eh. Sorry kung naabala ko kayo sa eksena. Pasensya na kung nakaka-istorbo ako sa romantic na eksena niyong dalawa. Sabi ko na nga ba ganito nangyayari dito eh? Paano mo ito nalaman? Di ba sikreto lang natin ito, Amador? Siguro dapat mo nang malaman na hindi lahat ng bagay pwede mong ilihim, Marichuy. Ang totoo niyan, gusto sana namin kayong surpresahin ni Amador. Susurpresahin niyo pa ako, oo. Ha? Surprise pala ito. Wala akong nakitang ikakagulat ko sa ginawa niyo. At wala ka nang dapat ilihim sa akin ngayon. Sir Roman, ano ba talagang gusto mong palabasin?
Hindi pa ba obvious? Bakit nagtatanong ka pa? Maliwanag sa akin kung anong ginagawa nyo. Hindi mo na kailangan gumamit ng mga salita para maipakita mong pagmamahal mo sa akin. Sa nakita ko ngayon, mukhang malapit na kayo maghalikan. May gusto ka na sa kanya? Ano? Pakilagay na lang muna yan sa mesa ko, Felisa. Hindi ako si Felisa, ako to. Sana magustuhan mo yan. Alam mo, hindi mo na dapat yan dinala dito. Alam ko. Pero talagang gusto kitang pagsilbihan. Salamat. Umalis ka na. Bakit naman ganyan ang pagtrato mo sa akin ngayon? Matagal kong hinintay na mapasakin ka. Huwag mo naman akong pahiyain. Pwede ba, Viviana, tapusin na natin ang kalokohan natin? Ano ka ba, Gustavo? Nagsisimula pa lang tayo. Baka mahuli na tayo ni Leticia. Ay, hindi niya malalaman. Malay mo, mabulag siya. Di ba mas makakabuti sa atin ang ganon? Magkakaroon ka na ng kalayaan para masolo mo ko. Alam mo kung maghalikan man kami dalawa dito, wala ka na sigurong pakialam sa amin. Tandaan mo, hanggang ngayon asawa ko pa rin siya, kaya mag-iingat ka sa kilos mo. Tandaan mo, Marichuy, asawa pa rin kita. Huwag mong kalilimutan yan. Oo na, tama ka na. Pero magdi-divorce na kayo. Magagawa niyang lahat ng gusto niya kapag malaya na siya. Pero hanggat asawa niya ako, hindi ko siya kayaang gawin yun. Hindi ka pa pwedeng umastang malaya. Huwag kang gagawa ng bagay na makakapagpaya sa akin. Pero wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Wala nang tawag mo sa pakipaghalika mo sa ibang tao. Juan Miguel, wala akong ginagawa sa'yo, kaya huwag mo akong pag-iisipan na masama. Baka naman nagseselos ka lang sa akin. Kanino ako nagseselos? Sa akin. Sa akin. Dahil sumama sa akin ang asawa mo. Teka muna, Amador. Wala na akong pakialam sa kanya. Huwag ka na magkaila. Aminin mo na. Nagseselos ka sa akin. Hindi ako nagseselos sa'yo. Ayoko magalit sa katulad mo. Tandaan mo, Marichuy, wala na akong pakialam sa'yo. Kung totoong sinasabi mo ngayon, anong ginagawa mo dito, Juan Miguel? Umalis ka na dito. San Roman! San Roman! Doktor San Roman! Umalis ka na daw! Pinapalis ka na niya. Tama na yan! Tama na! Huwag kayong mag-away dito! Huwag kang kumuha ng gulo! Umalis ka na lang! Pwede ba? Nakikiusap ako sa'yo, Juan Miguel. Umalis ka na! Pabayaan mo na kami ni Amador. Umalis ka na. Kinakampihan mo pa siya. Wow naman. Naalala ko pa noon nagmamakaawa ka pa para awahin ko lalaking to. Ngayon kakampi mo na pala siya. Tanda mo, nagbabago lahat ng tao. Nagbago na rin ang asawa mo. Naging matapang na siya ngayon. Salamat sa mga ginawa mo sa kanya. Makinig ka sa sasabihin ko sa'yo, Marichuy. Pinagbawalan kita makipagkita sa hayop na yan. Hintay mo munang matapos ang diborsyo natin. Huwag ka munang lumapit sa kanya. Ay, ay! Ay. Tigilan mo na ako. Nagtatrabaho ko dito, Viviana. Bakit ka ba natatakot lumapit sa akin? Hindi ako natatakot lumapit sa'yo, Viviana. Nandidiri ako sa mga pinagagawa mo. Duwag ka. Tigilan mo na yan! Umalis ka na. Pag hindi ka umalis kayo, ako nga alis dito. Susundan kita kahit saan ka magpunta. Susundan kita kahit pumunta ka sa kama ng asawa mo. Mabuti nga dito, walang makakakita sa atin. Tigilan mo na ako. Susundan kita kahit saan ka pumunta. Bakit ka ba tawa na tawa dyan? Uy, relax ka lang, kakampi mo ko. Natatawa lang ako dahil sa kinikilos ng taong nasa harap natin ngayon. Doktor pa naman siya. Umalis ka na daw. Juan Miguel, kung talagang wala ka ng pakialam sa akin, umalis ka na. Pabayaan mo na lang ako sa gusto kong gawin sa buhay ko. Sa buhay mo? Oo, sa buhay ko. Buhay mo lang. Sumungsawa na kasi ako sa mga ginagawa niyo sa akin. Para akong laruan niyo. Gusto ko namang matutunang mamuhay mag-isa. Gusto kong may mapatunayan. Pabayaan mo na ako, nakikiusap ako.
Magtiwala ka sa akin na ayusin kong buhay ko. Kung inaakala mong may karapatan ka pa sa akin, wala na. Kaya pabayaan mo na lang akong gawin to. Gusto ko lang sanang malaman mo. Hindi na ako malalayo sa anak ko. Magkasama na kami niyan. Gusto ko lang malaman mo. Bye! Nagdadalang tao ka. Nagdadalang tao ka. O, pakiayos ni ilaw. Sana tigilan ka na ni San Roman. Alam mo, para makaarte ka na maayos, kailangan wala ka masyadong iniisip, Marichuy. Pero mali ang iniisip niya sa atin, Amador. Kailangan ko siguro magpaliwanag sa kanya. Pero hindi mo pwedeng sabihin sa kanya kasi secret ko. Kaya lang baka iniisip niya na nagmamahalan tayong dalawa, diba? Hayaan mo siya, isipin niya kung anong gusto niyang isipin. Isa pa, sabi niya wala na siya pakialam sa'yo. Nagagalit lang siya dahil nakikita niya tayo. Pero sa tingin ko, napapaya lang siya sa mga ginagawa mo. Siguro tamang sinasabi mo. Pero ikaw, dapat meron kang pride sa sarili mo. Kailangan mong patunayan ngayon na balang araw kaya mo rin ipagmalaki sarili mo para hindi ka nila maliitin. Ang totoo, gusto kong may mapatunayan sa kanila. Gusto kong maging sikat para malaman nilang hindi nila ako pwedeng hamakin. Gusto kong maging sikat na artista. Para malaman din ni Juan Miguel na hindi niya ako dapat maliitin. Pangako mo yan, ha? Pangako yan. Alam mo na ibig ko sabihin, no? Humada siya. Nabalitaan mo naman, di ba? Nasa malayong lugar na ngayon si Enelia dahil sa naging pag-aaway nila ni Juan Miguel. Nalulungkot ako sa kanya. Baka pinarurusana siya ng langit. Kawawa nga si Enelia. Nagpunta siya dito sa bahay. Ibinili niya kay Estefania na huwag hayaan makalimutan siya ni Marita. Alam mo sa palagay ko, mas mabuti na nga siguro matutunan ng mga bata kung paano magmahal dahil kadalasan natututo pa sila magalit. Oo nga. Tagaya na lang itong si Estefania. Kawawa din siya. Wala siyang kinilalang magulang mula nung maliit siya. Nag-isa niyang hinarap noon ang mga problema niya. Pero mabuti na lang at lumaki pa rin siyang mabait at may mabuting kalooban, hindi ba? Isabella, ilang taon na nga pala si Stefania? Oh, ayan. Kita nyo, iniisip pa lang ay ni Juan Miguel na nakipagkasundo ko sa brong si Onelia para magkalayo sila ng anak niya. Tama ka. Iniisip niya nga yan ngayon. At sabi niya, mas natutuwa pa daw siya dahil hindi na siya makukonsesya sa lahat ng mga ginagawa niya. Yan ang gusto niya ipasabi sa akin. Sinasabi lang niya po yun dahil hindi niya ako mahal. Akala niya salbahay ako at masama akong tao. At pinalalabas niya na masama ako para maisisi niya sa akin na paglalayo nila ng anak niya. Alam ko naman na nagsalita ka ng ganun sa korte dahil ayaw mo lang magsinugaling. Hindi naman po sa ganun. Sabi ko sa kanya na tinuruan kita magsabi ng totoo dahil masama ang magsinugaling. Buti pa ho, huwag na kayong makipag-usap sa taong yun. Pabayaan niyo na siya. Isipin na niya kung anong gusto niya isipin. Bahala na siya. Pero iha, makinig ka. Nalulungkot kasi ako na... Pabayaan niyo na lang po siya. Huwag niyo na siya isipin. Pwede ba huwag na kayong mag-alala? Tanggap ko nang hindi kami nakatadhana sa isa't isa. At kapag pinagpilitan pa niya, baka mas lalo lang po kaming masaktan sa sitwasyong to. Sigurado ko doon, Father. Mas mabuti nang magalit siya sa akin para hindi na ako mahirapang humiwalay sa kanya. Hello? Naku naman, nakasalubong ko pa. Pamihira. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon makausap ka kanina. Pero ngayon makinig ka sa akin. Sabihin mo sa akin ang mga dapat niyo. Nalaman ko kanina na buntis pala ako. Kilala ko ba mama ng dinadala mong yan? O baka isa sa mga kabarkada mo? Si Amador Robles. Ipakikilala namin. Lumipas na ang bagyong kabanatan. Buddy, tingnan mo! Si Marichuy! Si Marichuy! Ang pagbabago sa kanyang buhay. Si Marichuy! Papa, si Marichuy nasa TV! Eh kasi, parang hindi ako makapaniwala na si Marichuy ay magiging artista ng ganong kadali. Hindi ko akalaing talented din pala siya. Pero napanood mo siya, hindi ba? Kaya hindi ka na dapat magduda sa kanya. Ang puso mo maasa. Ibig sabihin, hindi niya ako niloloko dahil kay Amador Robles. Subok ng puso ay hindi magbibiba. Okay, ang galing niya. Hindi mo kalahin ganito siya. I'm sure kahihin kita siya ngayon ng mga artistang babae, di ba? May isang nananaman. Dahil diyan kikita ako na maraming pera sa aking bulsa. Walang makakabigil. Para na rin sa puso ko. Sa pusong desperado. Congratulations, iha. Natutuwa ako para sa iyo.
ngayon, ihaw. Parang hindi ka masaya sa nangyayari sa'yo. Kasi labanan, labanan, narangin. Sa kabila ng mabiyayang panggay na kumasaya. Hindi kumasaya. Pilit pa rin lalabas ang katotohanan. Huwag nang bibitiw sa tinutukang telenovela. Maria de Jesus. Alas 3:45 sa hapon test. Thank you.